Okay. Let's start our Bible study. Let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, once more for this wonderful thing that you are doing to us, Panginoon, in our online Bible study, that though we are far away from each other, Panginoon, kahit nasa malayong lugar kami, ay parang magkakalapit din kami. Thank you, Lord, for this technology. And before we start our Bible study, Lord, we want to ask your guidance, Panginoon. We want to ask your blessings, Panginoon, and even healing, Panginoon, lalo na sa mga kapatid namin, Panginoon, na nakakaranas po ng mga masamang pakiramdam, Panginoon. For example, we pray for Ate Presi, who's having hypertension, high blood, Panginoon. Lord, we pray na mag-normalize yung kanya pong blood pressure at kung ano man naging cause, kung bakit po tumaas ang kanyang blood pressure. Panginoon, we pray na ito po, Lord, ay maisaayos, Panginoon, upang hindi na po muling tumaas ang kanyang blood pressure. Panginoon, sa gabing ito, dalangin po namin ang gabay patnubay mo. Dalangin po namin, Panginoon, ang enlightenment na nagmumula po sa banal na Espiritu pang maintindihan po namin ang mainam ang iyong mga salita, Panginoon. At nang sa gayon, Lord God, ay ito po ay aming malakaran. Maraming salamat, Panginoon. Katagpuin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pangangailangan sa iyong salita, Panginoon. At bless mo po, Lord, ang mga kasama ko po, Lord, sa gabing ito, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Maraming salamat, O Diyos. This we pray in your mighty name, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Praise be to God. So, brothers and sisters, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ate Catherine. Magandang gabi po. Magandang gabi po, P8, sa lahat po. Good evening. Good evening, Kuya Jeff. Ate Kes. Good evening, Ate Christina. Yan. Good evening po. Good evening po sa lahat. Good evening, Kuya Richard. Yan. So, yung iba na greet na bati ko na kayo kanina. Good evening, Pastor. Good evening, Kuya Richard. Okay, so let's continue with our Bible study. So, last week before the Eid holiday, ang naging topic natin actually is about the Word of God, no? And we entitled it, if I'm mistaken, the Bible. Nung nireview ko yung ating yung ating recording, no, from last week, ay nandirito tayo base dun sa recording. Pero I believe natapos natin tong portion na to ng pag-aaral. So what I want to do now is just very quickly daanan lang natin ito. And then kung meron pa kayong mga further na katanungan, pwede nyo pong itanong. And then we'll move na to dun sa ating next topic. And we'll start with 2 Timothy 3:16 because ito yung nandoon sa ating recording na pinag-uusapan natin. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang sabi po in NIB, all scripture is God-breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So when we say God-breath or breathe out by God, sometimes in the Bible, God told the Bible writers the exact words to say. Kagaya sa Jeremiah chapter 1 verse 9. No, dun mismo, sinabi niya, then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth. So, ibig sabihin, as in, kumbaga, in-spoon-feed, no? Ibinigay ng Diyos yung kanyang salita kay Jeremiah at from there, nailahad ni Jeremiah. But more often, he used their minds, vocabularies, and experiences to produce his own perfect, infallible, inerrant word. Kaya makita natin, sa pagsusulat ng mga books ng Bible, iba-iba yung pare-pareho silang mga salita ng Diyos, pero yung the way they construct, no, iba-iba. Iba yung kay Paul, iba yung kay Matthew, iba yung kay Luke, iba yung kay
kay Peter, no? Iba-iba sila. Because God uses their own minds, vocabularies, and experiences to produce yung infallible word ng ating Diyos. Okay? It's important to note that inspiration applies to the original autographs of Scripture. So, this is very important because most of the time, ang napagtutuunan natin ng pansin is na ang salita ng Diyos ay ang inspired or in-inspire ay yung nagsusulat. Pero nakakaligtaan natin, no, na ang salita ng Diyos mismo is inspired. What do I say, do I mean by that? That I mean is, pagka ang salita ng Diyos ay natanggap natin, it will work in us, no? To inspire us, to have more faith, no? So it's not just the Bible writer. So identified is God with His word that when Scripture speaks, God speaks. So ibig sabihin, kapag nagsalita, kung ano yung nasabi sa banal na salita ng Diyos, eh parang ang Diyos na rin ang nagsalita nun. For example, in Romans 9:17, no, sabi, for Scripture says to Pero. So walang nagsalita, ngunit ang Scripture, ang salita ng Diyos ang nagsalita. I raise you up for this very purpose that I might display my power in you and that my name might be proclaimed in all the earth. Okay, so Galatians chapter 3 verse 8. Nabasa naman na natin yan last week, so laktawan na natin. So ang gusto lang natin iparating dito is ang salita ng Diyos, ang Biblia, yan ay ang salita ng Diyos talaga, no? Scripture is called the oracles of God. So pag sinabi mong oracles of God, it means the very words of God. Kaya nga binasa natin sa Romans chapter 3 verse 2. Ang sabi diyan, much in every way, first of all the Jews have been entrusted with the very words of God. The very words of God or oracles of God. Yung ibig sabihin ng pag sinabing oracles of God is very words of God, meaning salita mismo ng Diyos, nagngaling mismo sa Diyos, no? Ganun din mabasa natin sa Romans sa 1 Peter chapter 4 verse 11. Ang sabi naman dito, yung oracles is utterances or the very words of God himself. No, yan yung oracle. The word of God cannot be altered. No, John chapter 10 verse 35 says, if he called them gods to whom the word of God came and Scripture cannot be set aside. Okay, so script, kaya hinighlight ko yan. Scripture cannot be set aside. So meaning, merong weight ang salita ng Diyos. No, mabasa natin dito. Sabi nga, heaven and earth shall pass but not the words, not the very least, no, of the written word of God. Hindi yan mawawala until mapangyari. Okay, so nilalaktawan na lang natin, ha, kasi recap na lang naman to, eh. Then in 2 Peter chapter 1 verse 21, sabi rito, for prophecy never had its origin in the human will. But prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So, dito, sinasabi natin dito is yung, pinagdiinan natin dito is yung carried along by the Holy Spirit. So, carried along by the Holy Spirit, kagaya ng mga minention natin na mga Bible verses dito, is yung carried, no? Pag sinabing carried, parang kinakarga or dinadala or pinupush. Kaya nga dito yung kinote natin dito, no, sabi sa Acts 1:7, as they were driven along, no, as they were driven along, kasi yun, yun, eh, as they were driven along. So kumbaga they were driven, no, yung mga author to write the Scripture. So who is the divine author and originator and the producer of the Scripture? In the Old Testament alone, the human writers refer to the writing as the words of God over 3,800 times. For example, Jeremiah 1:4, the word of the Lord came to me, saying, so yan yung mga makikita natin sa Biblia, no? Nasabi nila, much in every way, first of all, the Jews have been entrusted with the very words of God.
No, so okay, so again, recap lang to, so nilalaktuan natin yung iba, no? Though the human writers of Scripture were active rather than passive in the process of writing the Scripture, God the Holy Spirit superintended them so that, using their own individual personalities, thought processes, and vocabulary, they composed and recorded without error the exact words God wanted written. What we mean by passive and by active and not passive is that as they are writing, God was using their own vocabularies, their own experiences to write this, to write the Scripture. Hindi yung bang passive na parang wala kang alam tapos bigla ka na lang nagkaroon ng kaalaman, ano? Nothing is impossible with God. We all know that, and we all agree to that. Pero hindi ganun yung napangyari. Ibig sabihin, they were driven, they were inspired by the Holy Spirit when they wrote that. One example nung sinasabi natin na maaring hindi niya mismo na witness personally, pero naisulat niya is, for example, is the book of Genesis. Bang nagsulat ng book of Genesis? Nagsulat ng book of Genesis ay si Moses, di ba? So how was Moses able to write the accounts of creation? Eh, wala pa siya nung time na yun, di ba? So I think Moses, dumating si Moses around if I'm not mistaken, to 2,000 years or 1,000 years. I need to check that, okay? Pero hindi si Moses ay, for sure, during the accounts of creation, wala pa siya, no? However, naisulat niya. So, paano niya naisulat yun? Of course, through the empowerment of the Holy Spirit. Hindi niya yun gawa-gawa. Yun ay binigay kapahayagan sa kanya ng Diyos, no? Na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Okay. Peter defined the process of inspiration with which created an inerrant original text. Proverbs 30 verse 5 says, every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. Yes, every word of God is flawless. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. And we also thank God continually because when you receive the word of God, which you heard from us, you accepted it not as human word, but as it actually is. The word of God, which is indeed at work in you who believe. So, yun yung encouragement sa atin. Na pagka tinanggap natin ng salita ng Diyos, tanggapin natin ito na talagang salita ng Diyos na nagmumula sa salita, na nagmumula sa Diyos mismo, no? Although sinasabi natin, dapat maging tayo parang kagaya ng mga Bereans, no? Na kung ano yung sinasabi ni Apostle Paul. Kasi ini-exhort lang naman ni Apostle Paul sa kanilang Scripture, di ba? Ini-exhort lang naman din ni Apostle Paul sa kanya yung mga kapahayagan na binibigay sa kanila. So, ibig sabihin, kino-cross-reference natin, naaral natin. In so doing, mas lalong nagiging malalim yung kapahayagan sa atin. Now, we're not saying na because merong mali. No. Ngunit kaya nila inaaral is ayaw nilang yubang maging stagnant. And I believe yun din ang reason kung bakit tayo na nandirito, di ba? Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kasi pwede naman na hindi tayo mag-Bible study, di ba? Pwede naman yun eh. Kaya lang, hindi tayo mag-grow. Kasi ang spiritual growth, di ba? There are times na tayo nagpipray for spiritual growth. Ang spiritual growth, sa totoo lang, yan ay makakamtan natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Because the Scripture, the words of God themselves are spirit and full of life. No? Yan ang sabi sa Book of John. So ngayon, there's no shortcut to that. Hindi ibig sabihin magiging spiritual ka dahil marami kang kayang i-pray. Or sa loob ng isang araw, nakakapag-pray ka ng
kalahating araw. So, spiritual ka na, no? Yung pagiging spiritual natin is through the Word of God, di ba? Kaya nga sabi sa Matthew, for man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, meaning, kapag ka kasi ang salita ng Diyos ay na tinatanggap natin at hindi lang basta yun, ating sinasapamuhay, yun, dun, yung pagsasapamuhay, yun yung nagiging, doon tayo nagiging spiritual, no? Yung sa pagsasapamuhay natin. Pero yung, kumbaga yung process ng input-output, di ba pagka nag, sa preaching practice yung ini-illustrate yung input, process, output. Kasi kung gusto mo ng output, yung input, kailangan i-process mo, no? So, meaning, ang input sa atin ay yung salita ng Diyos. Tapos ang process, yun na yung dyan na gagana yung ating mga ginagawa ng mga pag-aaral natin, yung mga, syempre, andyan na yung mga prayers natin, no? And all those things, yung pagsasapamuhay ng salita ng Diyos. And of course, ang output niyan, yung maging spiritual tayo. So, dun tayo maging spiritual. It's only through the Word of God. No shortcut about that. Okay? So, hindi natin pwedeng sabihin na we are spiritual because nakakapag-speak in tongues tayo, no? It's a manifestation. It's a manifestation of the Holy Spirit. But we become spiritual pagka talagang puno tayo ng salita ng Diyos, no? Kaya dapat talaga nag-aaral tayo, nag-aaral. 2 Timothy 3:15, how from infancy you have known the Holy Scripture, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. 1 John 5:13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. In Romans 10:17, so then faith come by hearing and hearing the Word of God. Again, nire-revisa na lang natin, kaya dinadaanan ko na lang ito. John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Okay? So medyo yan na natin para makapunta na tayo sa next topic. 1 Peter 2:2, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Ayan. Praise the Lord. So, before we go to the next topic, any question, brothers and sisters? Magandang gabi po doon sa mga kaka-join. Kuya Ronel, Kuya Manuel. Okay, magandang gabi po sa inyo. Yan. Any question? Wala po, PE. Ayun. Si Ate Christine ang nag-break ng silence. Sabihin ko sana silence means no question. Di ba, silence means yes, pero sa atin silence means no question. Okay. So, right. So last week, di ba, ang ating naging Bible study is about ihad. Ano itong ihad? Ito yung inner healing and deliverance. Yan yung ating naging Bible study dun sa hotel. So, hindi ko na nilagay yan dito kasi yan ay napag-aralan na natin, no, dun sa hotel. Now, ang ating pong next topic, no, is ito po, man, nakalimutan ko yung highlight. Okay. So that man is a created being. Okay? So, yan po ang ating topic po para po sa gabing ito. Okay? So, I hope naririnig niyo ako ng mainam, ha? Kasi medyo malayo ako dun sa computer. So, nababasa niyo naman, no? And first point, sabi po rito, the popular myth that is being taught in our schools and universities is that of evolution. So, sino sa inyong nakakaalam ng evolution theory? Yung pong ano? Yung tao galing sa unggoy? Tatingin mo, Ate Christina, tingin mo totoo yun? Oh. Sa akin po, hindi. Bakit? Pero
kasi po ako naniniwala na gawa ni God ang tao eh. Pero ang sa school po kasi ano pinaka sa science po kasi yan, base po yan sa science po, di ba? Yes. So, kung sasabihin ko bang galing ka sa unggoy, papayag ka ba? Hindi po, hindi. Hindi, di ba? Well, yung theory of evolution, nakikita naman natin na kumbaga somehow merong truth din naman yung evolution. Pero to a certain extent. Bakit? Kasi nakikita natin yung siguro ang mas correct term na sabihin ko is yung adaptation. Through adaptation nagkakaroon ng evolution. For example na lang tayo, 'di ba? How we evolve yung sasakyan natin, for example, 'di ba? Nakita niyo yung mga sasakyan before, yung mga locomotive, 'di ba? Na nag-start tayo ng yung napakausok ng mga sasakyan, tapos nagkaroon ng diesel engine, nagkaroon ng petrol engine. Oh, ngayon meron ng Tesla, meron ng electric vehicle, 'di ba? So nandoon yung evolution. So in a certain aspect, I can say na yung evolution is correct yung term na evolution. However, kung dadalhin mo sa tao, parang kasing ang labo eh, no? na nag-evolve tayo sa from unggoy, from primate na naging tao. Masya, kumbaga parang suntok sa buwan. No. Kaya nga lang, yun nga yung tinuturo sa school. No. Kaya maganda yung panoorin nyo yung yung pinanood natin, PJ? Yung pelikula? God's Not Dead ata yun. Oh, parang God's Not Dead. Maganda yun, panoorin yun. So, for us, yan, nag-thumbs up si PJ, so that means correct. So, for us, for me at least, and I believe also for you, no? Eh, this is a myth kasi, sabi ko nga, tayo, nagagawa nating mag-adapt. Kagaya nga nung nakaraan, di ba, si Pastora Joan, pinag-uusapan natin about yung mga badyaw. Kasi yung mga badyaw, di ba, nakatira sila sa tubig eh. So, somehow, yung katawan nila nag-a-adapt dun sa surrounding nila, sa environment. Kasi that's how God created us eh. Na meron tayong ganung, diba, for example na lang, dito sa Middle East, ako nung unang dating ko rito, and si Pastora Joan makakapag-testify niyan, nung unang dating ko dito sa Qatar, for one whole week, nag-nosebleed ako. Hindi dahil sa English yung mga kausap ko, hindi literally na nagdudugo yung ilong ko. No, lumalabas talaga yung dugo. Dahil hindi sana yung katawan ko sa init eh, na ganito. Kasi nung dumating ako dito, peak nung summer. So, kumbaga na-shock yung katawan ko, hindi siya sanay eh. Pero eventually, nag-adapt siya, no? Nag-evolve yung aking, how should I say? Yung aking resistance, no, doon sa pag tanggap ng init, na-acclimatize na ako, as we say it in safety, no, na-acclimatize na yung katawan ko. Doon tayo nagkakaroon tayo ng evolvement in that way. No, pero yung hindi yung kagaya ng mga nadidiscuss na grabe yung evolvement, kumbaga parang 180 degrees turn, no? So, God's word declares that life began on dry ground. In Genesis chapter 1 verse 21, it says, "So God created the great creatures of the sea and every living thing with which the water teems and that moves about in it, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good." Alam niyo, ito yung sinasabi ko, no? Nagsulat nito si Moses. And si Moses is, hindi niya na-witness yan. Okay? Because
so many years pa bago pinanganak si Moses. However, naisulat niya yan. Naisulat niya ito, yung account ng creation, as if nakikita niya kung paano kinreit ng Diyos yung account ng creation, kung paano ginawa. No? And that is because of the Holy Spirit. Okay? Now, next point. God's word declares that birds and fish were created at the same time. Genesis 1:21. Ito yung nasabi natin dito. God created the great creatures of the sea and every living thing in which the water teems. Okay? Kasi sa evolution, merong sinasabi na yung fish daw kasi nag-evolve daw hundreds of million years before the birds. So ang sinasabi, merong isang theory ng evolution na sinasabi na nagsimula muna sa tubig, no, sa dagat. Pero kung titignan mo, Genesis chapter 1, di ba? The earth was formless, sabi, and the Spirit of God is hovering over the water, no? So, ibig sabihin, wala pang dry ground. Wala pang dry ground, no? Ngayon, ang sinasabi ng theory ng isang theory ng evolution na nagsimula daw ang lahat sa tubig, tas yung fish daw nag-evolve, no? Kaya daw merong flying fish, no? So, but evolution says that fish evolved hundreds of millions of years before birds. So, Brumion, yung isda naging ibon, no? Tapos later on, yung ibon, nakita mo, kinakain niya rin yung isda, no? Grabing pag-evolve yun. Kinain niya rin yung sarili niyang kain. Kung paniniwalaan natin yun. God's word declares that He formed all the wild animals and all the birds in the sky out of the ground, but evolution says they evolved. No? Makita natin sa account ng creation in Genesis na kinreate, ang sinasabi doon na kinreate ng Diyos itong mga animals na ito, no? mga living creatures na to. Ngunit ang sinasabi sa theory of evolution na they evolved. Okay, so just for the sake of talking, if they evolved, kumbaga kung aaksipin mo na, okay, so they evolved. So saan nanggaling yung pinag-evolvean nila? Saan nag-originate? So doon ka pa rin papasok. So hindi mo pa rin masasagot yung question, di ba? Tapos sasabihin naman nila yung Big Bang Theory, which is, sabi nga ni Pastora Joan, yung Big Bang Theory is kumbaga parang yung relo, binasak mo, kasi Big Bang, yun ba? May Big Bang pagsabog. Binasak mo yung relo, tapos kinalog-kalog mo. Tapos after a million years, naging napakagandang relo. Wow. Ang alam ko sa pagsabog, destruction, hindi creation. So parang conflicting, no? In conflict. Okay. So Genesis chapter 2 verse 19 says, "Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them, and whatever man called each living creature, that was its name." So sabi rito, "Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky." So ibig sabihin na pinorm ng Diyos yung mga wild animals saka birds in the sky out from the ground. No? Yun lang yun. Then the Bible stresses 10 times that the things created reproduce after its kind. No? So, yung mga na-create, they reproduce. No? Kasi nga, may reproductive system tayo. Kaya nga, yung science, what science really does is prove what is written in the Bible. Because bago pa man sinabi ng science na may reproductive system tayo, eh nandoon na, alam na ng Diyos. Or kasi yun naman, by design naman, no?
yun talaga ang ginawa ng Diyos. Sabi, humayo kahit magpakarami, magreproduce. So, in that sense, no, man never evolved and will never evolve into anything else. No? Sa tingin nyo, mag-evolve kayo into something else? What do you think? Hindi po. Sa tingin mo kung maging na X-Men pass. Pwede ba maging superhero na lang po? Science fiction. X-Men, Dragon Ball. Di ba? Wala akong mic. Meron na rin. Nakita ko yun. Ay, sorry po. Wala po akong mic. Meron na rin. Okay, so man has never evolved and will never evolve into anything else. Now, let us go and examine the scripture about it. But before we go there, so, tanong ko lang kung meron kayong katanungan so far. Or insight, kung walang katanungan. Hello, PA. Narinig mo ko? Yes, Kuya Manuel. Narinig ko. Actually, kasi yung evolution theory at Big Bang theory, naituro ko po kasi yan dati sa ano, sa school yan eh. Saan po? Naituro ko po kasi sa school yan dati, PA. Ah, okay. Yung Big Bang theory. Mm-hmm. Kasi yung Earth ay yung mundo daw naggaling sa isang collision. Mm-hmm. But ang explanation ko po kasi dyan is ako ay naniniwala dyan sa Big Bang. Mm. But that Big Bang is just a manifestation doon sa word ng Diyos. It may be true, sabi ko po. It may be true na nangyari talaga yung Big Bang after the word of Jesus, after the word of God. Mm-hmm. Na let there be light. Okay. Noong nagsalita ang Diyos ng let there be light, nangyari yung Big Bang. Mm-hmm. Nagkaroon nga ng ilaw. But it did not, hindi yun nangyari in million years. Mm. It happened only on a day. Diba? Day one nga yun, diba, Pastor? Mm. Yes. So yun po, sabi, kaya gagaya ng sabi nyo, ang science is an evidence that God exists. Mm. So, in one way or another ay naniniwala ako sa Big Bang na siya yung manifestation ng salita ng Diyos. Mm. Nangyari siya dahil nagsalita ang Diyos. Then sa evolution theory, hindi ako naniniwala na galing tayo sa unggoy kasi kung patuloy na nag-evolve sana, hindi ibang-iba na yung species ulit tayo ngayon. Hindi na tayo tao. Mm-hmm. Matumigil sa pagiging tao. Hindi na evolution yun. Nag-stop ba yung evolution? Mm-hmm. Nakamalinaw naman sa Bible na God made man on the sixth day. God made monkeys on the third day ba yung pastor? Mga hayop? Mm-hmm. Diba? Wala naman sinabing nag-evolve doon ng tao. From the third day to sixth day, nag-evolve. Mm. Eh yung monkey, galing animal yun eh. Mm. So, yun po, basta. Mm. Okay po. Thank you po, Kuya Manuel. Salamat po sa insight mo. So, if you put it that way, no, maganda nga din naman na ganun. Kasi that is our faith eh. Kasi yung Big Bang Theory, di ba, wala namang nakita talaga nun kung nangyari talaga yun. Pero by faith, kung yun yung faith mo, kasi the same Holy Spirit na nag-inspire no, or nag-carry along kay Moses to write the scripture para masulat yung account ng creation, is also the same Holy Spirit of God that is in us. So, that's according to our faith, no? Kaya nung kung naiintindihan niyo sinasabi ni Kuya Manuel. So I think there's nothing wrong there. No, because
it's still God at work. Okay po, salamat po Kuya Manuel. How about yung iba, may insight pa po ba or may katanungan po? Okay. So let's move. Okay. So yan. Isa-isahin lang natin, no? So now, tignan po, examine po natin yung scripture. So again, ang title po ng ating topic for tonight is man is a created being. So we will focus on man. Now, of course, when we say man, it we also mean woman, no? Not only hindi lang mga lalaki, kundi lalaki at babae. Now, the first Bible verse that we're going to read is Genesis 1:26-27. And pwede pong magbasa sa inyo, Kuya Ronel. So, wala pa si Kuya Ronel. Si Ate Catherine na lang muna. Ate Catherine? Good evening, Poppy. Good evening. Pasensya na po. Ano lang po. CR lang po sa news. Ah, okay lang. Genesis 1:26-27. Okay. Opo. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Okay. Salamat po, Ate Catherine. So, thank question. You. Ayan. Nakikita niyo yung question? Opo. So, first question of the night is, what does it mean that mankind is created in the image of God, no? Kasi sabi rito, yung naka-highlight ng yellow, let us make mankind in our image. So, first question of the night, what does it mean that mankind is created in the image of God? Anong ibig sabihin nun? So, kung titignan mo yan, ano ba yung keyword dyan sa sinabi ng Lord na let us make mankind in our image? Siguro po yung magkaroon po siya ng authority. Okay. Sa mga na-create po ni God. Sa mga creatures. Okay po. About others, ano pong sagot ninyo? That's image past. Opo, yung image. Anong what does it mean? Anong ibig sabihin that mankind is created in the image of God? Sa akin po, PA, pureness at saka holiness. Okay. About others. Ate Christina, nag-unmute ka. Sa akin po yung image of God, yung parang sa intellectual, tapos moral and spiritual na rin po siguro. Hindi lang po dun sa, hindi po yun yung physical na image. Kumbaga yun yung mga, yun po, yung hindi nahahawakan ba. Mm. Kumbaga traits po ni God, parang ganun. Thank you. So, sino sa inyong may salamin? See. Pagka may salamin kayo at tinignan niyo yung salamin niyo, anong nakikita niyo? Sarili ko po. Yung sarili mo, di ba? Nakita mo yung image mo, di ba?
So ngayon, pag tinignan, kung let's say, for example lang, may salamin ng Diyos, tinignan niya yung sarili niya, anong makita niya yung image? Siyempre yung sarili niya din, di ba? Kasi yun yung image. Eh. Kaya nga lang, God is, sabi sa John 4:24, God is spirit, di ba? So, ibig sabihin, hindi niya makikita yung sarili niya na physical. So, what I'm trying to say is, the Bible says, let us make mankind in our image. So, if John chapter 4 verse 24 says God is a spirit, which we all know that God is a spirit. So therefore, when God was saying, let us make mankind in our image, he's referring to a spirit, no? Spirit being. Because kung let's say ako, ang tao na physical, so hindi pwede kasi hindi naman physical na parang physical na tao ang Diyos. Kaya nga siya nagkatawang tao, di ba? Ang Panginoong Jesus, because from being holy God, from being a spirit, no, he became a man. So, the question, what does it mean? That mankind is created in the image of God? Means na in the creation, Genesis 1:26 verse 27, then God said, let us make mankind in our image. So, what God made was mankind in his image, meaning spirit, no? And when he say mankind, that means male and female. So, means male and female spirit were created, but they don't have physical form yet, but only spiritual form. So, naintindihan niyo po yung nice kong iparating? So, ang pinakasinasabi po ng Lord dyan is, gumawa tayo ng kasing spiritual natin, hindi po literal na ilong, may mata, may bibig, ganun po. Ah, yeah. Yes. So, ang ibig mong sabihin yung physical, hindi physical. Kasi, when he say, let us make mankind in our image, ano bang image ng Diyos? So, ang image ng Diyos is, he is spirit, no? So, he must be referring to creating someone or a man, ang sabi sa Biblia, mankind, eh? No? Mankind, that is spirit, no? Kasi yun ang image ng Lord, eh. Sabi rin sa Zechariah chapter 12, verse 1, the word of the Lord concerning Israel, the Lord who stretches out the heavens, who lays the foundation of the earth, and who forms the human spirit within a person, declares. So, yan yung... Okay, so, kukuha natin step by step, ha? So, yan pa lang yung, kumbaga, nasa first step pa lang tayo. So, now here, na-declare na, let us make mankind in our image. So, sabi natin na nakapag-create na ang Diyos ng tao, pero hindi physical, no? Tao na espiritu. Okay? Now, next na question is, what does it mean that mankind is created in the likeness of God? Kasi kanina, image, di ba? So, pag sinabi natin kasing image, sabi nga natin, spirit, no? Now, question is yung likeness. Ano man yung likeness? Kasi pag sa Tagalog, ano ba yung likeness sa Tagalog? Katulad, di ba? Actually, kung titignan mo itong... Ano po, kawangis. Yung image kasi yun yung wangis, eh, di ba? Or imahe, or wangis. Yun yung image. Yung likeness, kapareho, katulad. Actually, kung titignan mo, parang they are the same, eh, itong dalawa. Yung sabi ng Diyos, let us make mankind in our image and in our likeness. But my point is this, kung bakit ko
why I'm trying to separate them is because I want to make a point na ito, pakita ko na yung nilagay kong sagot dito. Because like God, we also think, we also decide. God is holy, God is righteous. Through the Lord Jesus Christ and through the sanctification of the grace of God, now we can become holy, and through our faith we can become righteous. Now, so nandoon yung likeness. However, kasi sa ang reference point natin is sa atin na ngayon eh, no? Pero nung time ng creation, totoo lahat 'yan. Kasi yung kinreate ng Lord na mankind that time, they think that this, they decide they are holy. Why? Because hindi pa naman sila nagkakasala noon eh, during the creation. So they are also righteous. So that's why what I'm trying to say is they are created in the likeness of God. So humankind is not Godkind. So don't be confused. No. So when I say humankind is not Godkind, because ang sabi kasi ng Diyos, let us create man according to our image. So kung ganun, may nagsasabi, kasi may nagsasabi na, which is actually biblical naman yun, ang sabi na sa Biblia that we are gods. Pero yung gods na yun is small g. No, kasi nga, we are created in the image of God. So, but hindi big G, which is the divine God. No? So, humankind is not, wrong spell, is not Godkind. The first created mankind has resemblance or likeness to God in terms of moral likeness. Yun yung nais kong ano, patungkulan, yung moral likeness. Di ba meron tayong hindi, ano ba sa Tagalog yun? Yun nga, moral. Yung meron tayong moral, yung bagay yung good moral character na tinatawag natin. No? So, that is something na na-inherit natin sa Diyos. Because we are created in the image and likeness of God. At least yung first created mankind ng Diyos. Okay? Now, tingnan nyo to. In Genesis chapter 5 verse 3, kasi dito sa chapter 5, andun na yung fall of man nangyari na. Ang fall of man, makikita natin yan sa account ng Bible sa Genesis chapter 3. Now, dito na tayo sa Genesis chapter 5. Anong sabi? When Adam had lived 130 years, ang tanda ni Adam, no? Umabot siya ng 130 years. Actually, if I'm not mistaken, umabot pa siya ng 900 years bago siya namatay. So, sa Genesis chapter 5 verse 3, sabi, when Adam had lived 130 years, he had a son. Okay? So, dun sa 130 years ni Adam, nagkaroon pa siya ng anak. At ang sabi ng Biblia, yung anak niya na yun is according to his own likeness, in his own image, and he named him Seth. So, hindi na according to the image and likeness of God. No? Kasi nandun na yung ano eh, nandun na yung nag-fall na yung ang man, di ba? So, we are now creating the image and likeness of our own biological fathers. Hindi na sa ating Diyos Ama. Remember, in the creation, from Genesis chapter 2 hanggang Genesis chapter 3, di ba, nandoon na, because nandoon yung purity, sabi nyo nga kanina, mayroong nagsumagot, na nakakapag-communicate sila direkta sa Diyos. However, nung nagkasala ang tao, nawala na ng nawala yan. No? So, sabi, what I'm trying to say here is that from then on, after the fall of man, we have been created according to the likeness and image of our own biological father. Kasi nga,
nagkasala na tayo, nandun na. Okay po? Any question? Wala po, Pe. Okay. So, we're trying to take it step by step. Now, ito naman yung next na katanungan. So, what is the job of mankind? Ano ang trabaho ng mankind? Based sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Ano sa tingin nyo? Anyone? Mag-rule po sa mga creatures. Oh, yes. No? Tama yung sagot nyo. Sabi kasi dito, they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock, and over the wild animals, and over all the creation that moves along the ground. So basically, you can take it like lahat ng kapamahalaan, no, ibinigay na ng Diyos sa tao pagdating dito sa physical world, na tayo yung ruler, kumbaga tayo yung tagapangasiwa, tayo yung tagapamahala. Kaya naman kapag doon sa pattern ng prayer ng Panginoong Jesus, di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kasi remember, ang Diyos, hindi siya hindi siya ano ba yun? Dagdag bawi ba yun? Nakalimutan ko yung term. Hindi siya dagdag bawas. No? Hindi niya, kasi sinabi niya na yan eh, na tayo maging ruler dito sa earth. Tayo maging tagapangasiwa. No? So, sinabi niya yan, salita niya yan. So now, kung meron mang mangyaring problema, tayo rin yung mananagot. No? However, when we ask God, when we give back the dominion to God, no? When we ask Him to rule over us in prayer, no? Binabalik natin yung dominion sa Kanya. We recognize na hindi natin kaya kung wala siya. No? So, balik tayo dun sa katanungan. What is the job of mankind? The job of mankind is to rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and over all the wild animals, and over all creatures that move along the ground. So basically, it means na ang mankind ang siyang tagapamahala, no? Dito sa mundong ibabaw. Ayun, nakuha niyo po yun. Opo, PA. Okay. So, that's why binigay na ng Diyos yung kapamahalaan sa tao. So, ngayon, there are times na pagka may mga hindi magagandang pangyayari. Like, for example, kalamidad. No, ang sinisisi natin ang Diyos, no? No, Lord, bakit mo inalaw na mangyari to? Eh, sa totoo lang, ang kapamahalaan na ibinigay sa atin. And ang ginagawa ng tao, pinababayaan niya ang kalikasan. Kaya nangyayari yung mga ganung consequences. But when we ask God in prayer, nakaka-receive tayo ng tulong sa Kanya, no, ng help sa Kanya. Because we give back the dominion to Him. We recognize na hindi natin kaya on our own, and we ask His intervention on our behalf. So, tandaan niyo po yun, mga kapatid. Any question? Okay.
So, walang question. Na tayo sa Genesis chapter 2, verse 7. Yan. Pwede pong pabasa? Sino naman? Ate Charlotte, nandyan ka? Yes, PA. Yun. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed. Ano po itong, ano? Breath into his nostrils, the breath of life, and the man became a living being. Amen. Thank you po, Ate Charlotte. Now, question. Yan. Question. The man of Genesis 1, verse 26, and Genesis chapter 2, verse 7, are they the same or not? Kasi dito, diba sabi, then the Lord form a man. Okay? So, merong man. Genesis 2, 7. Dito naman, sa Genesis 1, 26, let us make mankind in our image. Of course, yung mankind na to, man din yan. No? So, itong kinreate dito sa Genesis 1, 26 at yung yan. At yung tinutukoy dito that the Lord God form a man, ito ba ay iisa lang or ito ay magkaiba? So yun yung katanungan. Sa akin po, PA, hindi po. Anong hindi? Hindi magkapareho? Hindi po siya pareho. Kasi dito po sa 2 verse chapter 2, dito pa lang po siya naging became living being nung inihan pa lang po dun sa nostrils. Okay. Okay po. Any other answer? Hindi po sila parehas pa. Any other answer? Hello? Apo. Apo, yun po, same position ni Ronel. Hindi po sila parehas. Okay. Sige po. Thank you, Rejep. Okay. So, itong generate dito, sabi natin spirit, di ba? So a man that is spirit. Now dito naman, ang sinasabi, then the Lord God form. So makita nyo dito, hindi siya kinreate, no? Form a man from the dust of the ground. So hinulma siya, no? Hinulma siya. Now ang katanungan, iisang tao lang ba ito? Ang sagot nyo, ang sagot ng karamihan ay hindi. Tignan natin, okay? Una, basahin muna natin sa John chapter 20, verse 22. Ang sabi dito, and with that, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. So, ba't ko shinare itong passage na ito sa John chapter 20, verse 22? Ang gusto ko kasing patungkulan dito is, itong breath, no? On them and said, receive the Holy Spirit. So here, makita natin the way the Lord Jesus gives the Holy Spirit is through through breathing out, no? Binigay ng Panginoong Jesus ang banal na Espiritu. Okay? Now, here, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed unto his nostrils the breath of life. Now, sabi ko, yung breathing na yun, yun yung way ng Diyos to give the Holy Spirit. Okay? And if you're thinking that ang gusto kong ipaabot sa inyo is itong John 20 verse 22, kung paano yung ginawa ng Panginoong Jesus, saka yung ginawa ng Diyos din sa Genesis 2:7, yes, tama yung iniisip nyo na yun yung ginawa din ng Diyos, no?
Pero ano yung binrit niya? Yeah. Ito yung binrit niya, no? Diba? Nag-create siya ng, sabi natin, man that is spirit. No? Tapos dito naman, nag-form siya. So, ibig sabihin, itong man na to, physical form siya, pero wala siyang buhay. Then, he breathed into his nostrils the breath of life. So, yan. Yung form dito, form a man from the dust of the ground, ito yung physical form. Okay? Then, breathe into his nostrils the breath of life, ito yung spiritual form. And the man became a living being. Ito yun, sabi ng man. Then man became living being. So meaning, yung physical form plus yung spiritual form. So ito yung physical form, pinorm ng Diyos. Tapos ito naman yung spiritual form. No, nung pinag-combine na, then man became a living being. Or in other translation, living soul. Kaya nilagay ko dyan, living soul. Kasi yung soul, diba, yan sa Tagalog, yun yung kamalayan, yung diwa, kamalayan ng tao. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, sabi, may God himself, the God of peace, sanctify you true and true, and may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Of our Lord Jesus Christ. So, now, balikan natin yung tanong. The man, yung man doon sa Genesis 1:26 saka Genesis 2:7, sila ba ay isa? Well, magkaiba sila. Kasi yung sa Genesis 1:26 is spirit at sa Genesis 2:7 is physical. Okay, so magkaiba yun. Spiritual realm and physical realm. However, nang sila ay minerge ng Diyos, no? That man became a living being. So, technically, same lang siya. Kasi nung pinag-merge. So, same lang siya. Hindi siya naging tao. No? Kagaya nga sabi ni Apostle Paul in 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, ang tao ay composed ng tatlo. Soul, body, and spirit, body. Spirit, soul, and body. So, yung spirit, yun yung man, na created in God's image. Yung body, yun yung pinorm from the dust of the ground. And then, when God put the spirit on the man, na naging living soul na siya, naging living being na siya. Nakuha niyo po yung tinatry kong i-explain, yung nais kong i-explain? Opo. Okay. So may question kayo, ha? You can interrupt me. Question, Pe. Sige po, question. Hindi po ba yung Genesis 1:26 and 27 at Genesis chapter 2 verse 7 isang timeline lang po ba yun? O magkaibang timeline po sila? Actually isang kasi ano to yung parang nasa magkaibang book kasi sila, Genesis 1 saka Genesis 2. Pero yung tanong mo, tama yung tanong mo, isang timeline lang yun. When kumbaga parang at during the time na kinikreate, no, ng Diyos yung ang man ay nagtaas ng kamay si Pastor Rodion. Ito yung kumbaga parang yung angulo ng camera nung pag-create na diniscuss yung pag-create ng mankind. Tapos ito naman yung angulo ng camera ng pag-create dun sa pag-form pala dun sa man sa Genesis chapter 2 verse 7. So yung timeline niyan isa lang. So it happened po PA nung day 6. But nung sabi sa 1:26 sa 27 na let us make man according to our own image and likeness is the same time din po ng Genesis chapter 2:7 na ibrinet ng
ng Diyos yung ano niya, yung hininga. Mm. Yes. Because you know. So that is the same. Ano po? So that is the same person, the same man yung ginawa niya. The same. Yun yung isa. Yes. Yun yung nice kong pangkulan kanina dito sa yakot tinatanong kung magkaiba. Okay. So hindi siya magkaiba, isa lang siya. Kasi yung account nito, yung Genesis 1 kasi yung account nung creation. Tapos yung Genesis, kumbaga yung Genesis chapter 2, yung parang details niya. No? Ganun. Pero iisang timeline lang yun. So, ang pagka, iwan ko po PA, kung tama ako o hindi. Pagkakaalam ko kasi, nung Genesis chapter 1, let us make man according to our own image and likeness. Yun yung katawang ano eh, nakikita. And then yung Genesis 2:7, yun yung spirit nung breath, nag-breath si God, di ba, hangin. Kaya nga pag namatay yung tao, babalik yung breath sa Diyos. Mm. So yung spirit natin babalik sa Diyos. Yun yung breath na pinahiram sa atin ng Diyos. Mm. So, parang yun po yung ano ko doon. Eh. Ewan ko kung tama ba yung pagka Hindi ko doon. Sa Genesis chapter 2 verse 7, kasi ang sabi rito, the Lord God formed a man, no? So, ibig sabihin, ang pinatutungkulan nito yung physical. Kasi he formed a man from the dust of the ground. So, ibig sabihin, physical, nasa physical realm na to. So, pinorm siya. Tapos, itong sa Genesis 1:26, ito yung kinreate kasi ito yung spirit eh. So hindi to physical, hindi siya nasa physical realm kundi nasa spiritual realm siya. Then yung sinabi mo na dito, ito yung pag-breathe out, ito na yung pag-merge na or pag-combine na, and then man became a living being na. Nagtaas ng kamay si Pastora John. Yes po, Pastora John. Yung ano, tanong ni Kuya Manuel, yung chapter 1 kasi, ano po yun? Magkaibang chapters, pero same book. Siyempre sa Genesis pa rin. And it happens sa same timeline, meaning sa day 6. Pero hindi siya sabay. Ibig sabihin, hindi siya simultaneous. Kasi God is a God of process. Ibig sabihin, may mga proseso muna siyang ginawa. May order. Ayan. God is not a God of disorder, but He is a God of order. Ibig sabihin, kailangan niya muna i-prepare ang certain things para magkaroon siya ng finished product, kumbaga. So, katulad yan, di ba, nagkaroon muna ng vegetation bago nagkaroon ng animals. Hindi nauna yung animals, tapos vegetation. Kasi may order nga ang Diyos. Ngayon, yung nasa Genesis chapter 1, yan yung general overview ng creation. Pag pumasok mo ng Genesis chapter 2, yun na yung kumbaga mas detalyado. Mas detalyado na nangyari sa chapter 1. So pa rin po siya, pareho. Tapos yung in-explain nga yun, tama naman yung explain ni PA. Yung create niya na nabasa natin sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Yun yung kumbaga siya lang isa yung nasa loob. Yung nasa 2 Genesis chapter 2 naman 2:7, yun yung nakikita natin na nasa labas. Parang kunwari pag nagbe-bake ka, 'di ba? Gagawa ka kunwari ng ano ba, yung alam niyo yung pie na may crust sa taas, empanada, ayan, kunwari empanada. Mommy. So separate mong i-prepare yung filling, separate mo ding i-prepare yung crust. Tapos pagsasamahin mo siya, nagiging empanada. Parang ano na, napaka, parang masyado namang basic yung example ko. Yung kumbaga paghahalin tulad ko sa creation ng Diyos sa tao. Pero parang ganun yun. Yung spirit, tama si Kuya Manuel. Kaya nga, ang human, sabi nga, nanggaling sa humus, which is soil or dust, at saka man, kaya naging human, humus man. So, ang nangyayari talaga, pag tayo namatay, yung dust
go for dust unto dust, magre-return sa ground yan, pero ang spirit babalik sa Diyos. Kasi ibang realm yun, hindi naman siya pwedeng mag disintegrate dito sa mundo. So yun, in essence, pareho lang po yung nasa, pareho lang yung tao meaning yung race, human race na na-create sa Genesis chapter 1 at saka chapter 2. Kasi parang maalala ko si Kuya Jeff, kuya tayo, yung sagot niya kanina magkaiba. Tama rin siya doon, ibig niyang sabihin, ibang form yung nasa 1, ibang form yung nasa 2. Pero iisa lamang yun kapag pinagsama na, pag pinag-merge na. So I think yan yung nagiging basis ng iba para sabihin nila na may iba pang create na human daw ang Diyos, kaya sinasabi nila na may madaming Adan, madaming Eva, tapos yun yung nagiging basis nila, which is purely unbiblical. So tama yung napag-aaralan natin ngayon na yung spirit na nasa 1:26 at saka yung physical na nasa 2:7 nung pinagsama naging living soul, ngayon na po yung human being. Yan po. Sige po. Salamat po, Pastor John. So, actually, yun din yung sasabihin ko, inunahan mo ako yung human, ang origin ng human, kung saan nanggaling yung word na human, yung nanggaling yun actually dito. Kasi yung man is the spirit and yung humus, yun yung galing sa ground. So when they combine it, it became human. So meaning a spirited humus or a humus spirited man. Ganun. May nagtaas ng kamay si Kuya Jeff. Yes po, Kuya Jeff. Hello, PA. Malinaw po. Opo, narinig ka po. Opo, i-clarify ko lang po yung sagot ko kanina kung bakit sila magkaiba. Tama po na nasa same timeline siya. However, iba kasi yung soul tsaka yung soul with body. Ito kasing tinutukoy sa 1:26 to 27, yan yung soul eh. Kasi nung atheist pa ako, isa yan sa mga tinatanong ko na ano ba yung pagkakaiba, ano ba yung sabihin nung in his image. Kasi ang mga angel, nakakapag-isip din naman sila. May sariling decision din sila. So, ang purpose kaya tayo nilikha ni Lord kasi para according to his image, para mag-govern natin ng tama yung creation ni God as far as the earth is concerned, no? Na yan ano din eh, in-explain niya yun sa 26-27 eh. So that they may rule over yan all the fish of the sea. Yan yung purpose. Bakit according to the image of God. Na ang naging definition ko no, na image of God, yun yung moral capacity tsaka intellectual capacity na mag-govern ng tama. Kasi lahat naman may kakayahan mag-decide. Yung creations ng Lord, lahat naman yan eh. Pero yung complexity ng isip na mag-govern ng tama, sa tao lang binigay yun. Ayan, yun po. Yun yun. Kaya sa tao pinagkatiwala, yun yung ano ko po dyan, yung take ko po dyan. Tapos, yung kaya ako sinabi kanino na magkaiba yung 1:26-27 tsaka yung Genesis 2:7. Kasi magkaiba naman talaga yung 1 tsaka 1 plus 1. Pare silang may 1 pero yung iba yung 1 sa 2 eh. Itong nasa 1:26-27, soul, yun yung essence. Pero yung sa Genesis 2:7, yan na yung binigyan na ng katawan yung tao. Pare silang may soul. Pero kung titingnan natin yung strict na definition, iba yung soul tsaka yung soul na may body. Yun lang po, kinlarify ko lang yung sagot ko po. Okay. Mm-hmm. Salamat Kuya Jeff. Pero kailangan i-anuhin natin, linawin natin ah. Kasi sabi mo dito sa Genesis 1:26, ito yung soul. Yung ano po, yung essence, yung kaisipan ng tao. Okay. So, opo, na may kakayahan siya na mag-govern dun sa
govern ng tama dun sa creation ng Diyos. Tapos yung, kumbaga wala pang body yan. Tapos yung sa 2:7, yun na yung binigyan ng body. Kaya ako sinabi na magkaiba sila, hindi dahil sa yung isa tao, yung isa hindi. Pero dahil yung isa, yung essence niya, tapos yung isa, yung essence niya, plus yung form niya as a human, yung from the dust. Yun po. Pero parehas silang tao. Parang ano, God the Father, God the Son, parehas silang God, pero iba yung Father, iba yung Son. Parang ganun. Tapos yun yung explanation yung sa akin kanina, yung para sa akin dito yung 26:27 tsaka 2:7 na parehas tao yan. However, yung isa yung ano niya lang yon, yung complexity nung isip. Pero wala pa yung katawan mismo. Tapos 2:7 nandun na yung katawan mismo. Ayun po. Okay. Sige. Kailangan linawin natin yan, ha? Kasi ang soul, sabi mo kasi dito sa Genesis 1:26, yan yung soul. Actually, ang soul na lumabas lang yan nung nagkaroon ng nung na-merge na ito, no? Yung man na pinorm saka yung breath of life. Yung breath of life, yan yung spirit ng na kinreate dito sa Genesis 1. So, kaya sabi rito, and the man became a living being. Sa NIV kasi living being eh. Pero sa ano, sa ibang translation, and the man became a living soul. So, dito, why I'm stressing is na ang kinreate dito is spirit because God is spirit. No? Kaya nga nililinaw ko dito, John 4:24, sabi God is spirit. So, ang kinreate nila dito is spirit. Pero same timeline nga yun. Nasa sa same timeline siya. Hindi siya, wala siya sa different timeline. So, yun sa sinasabi mo, yung soul, in our likeness so that they may rule over the fish in the sea, in the sky, and over the livestock, and over all the wild animals, and over all the creation that move along the ground. Yan na yung sinasabi natin na yung kamalayan, yung sinasabi natin na kasi nagkaroon na ng buhay, no, yung tao. Kasi nung una, kasi hindi niya marurule ang ano eh, hindi niya marurule ang itong fish in the sea, birds in the sky, saka livestock and all the wild animals. Hindi niya marurule kasi nasa physical ito eh. Nasa physical realm sila. Wala sila sa spiritual realm. No? So kaya sabi ng Panginoon, let us make mankind in our image. So ginawa ng Lord ang tao according to his image. That's why I'm saying kinreate ang spirit, and then dito sa Genesis chapter 2 verse 7, pinorm ni God yung tao, and then he breathed into his nostrils the breath of life. Sino yun? Ito rin yun. Yung pinorm naman dito or yung kinreate pala. Tapos, he became a living soul. He became a living being. Para magampanan niya to. Yung binigay na, anong tawag doon? Na mandato sa tao. Yes, Kuya Jeff, nagtaas ka ng comment. Hello po. Kasi di ba PA ang nasa Bible, everything that has spirit has life. So, ibig sabihin kahit puno, may spirit yan. Ang aso, yung ganon, kaya mga hayop. Kaya dito ko, Jeff, sabi, and he breathed into his nostrils the breath of life. Kaya nga, nilagay pa lang yung spirit doon sa pinorm naman. Opo. Opo. Ang ano ko lang po, yung parang stand, yung ano bang tawag ito? Nakalimutan ko yung term eh.
pero yun nga, ang kasi 'di ba ang complexity nagkakaiba hindi dahil po sa spirit. Dahil lahat ng living being may spirit eh. Pero yung kaisipan, di ba po sa soul yun? Mm-hmm. Yes, yun yung kamalayan eh. Kaya nga dito, opo. Yung, di ba, pinorm ng Diyos yung man, wala pang kamalayan yung man. Then when he breathed into his nostrils the breath of life, kaya sabi natin dito, yung breath of life, yan yung spirit, no? The breath of life, then the man became a living being. Sa ibang translation nga, living soul. Kaya nagkaroon na siya ng kamalayan. So matatayuan niya na ngayon dito yung mandate sa kanya. Opo. Ang ano ko kasi dito, ang ano ko, ang pag-analyze ko sa timeline, yung nangyari na to. 26-27, sinabi, let us make man in our image according to our likeness. Yun yung gumawa sila nung tulad nila na kasi ang ano kanina ang pinangawakan natin itong John 4:24 di ba na God spirit and those and his worshipers must worship in spirit and in truth. Apo. Sabi ko lang. Dito kaya dito dinipinag-hiwalay ko yung image eh. Saka yung likeness. Kasi image, when we say image, wangis, di ba? Eh, pag sinabi mo wangis, ibig sabihin kapareha. Yung, for example, sabi kong kawangis ko, yung reflection, parang ganun. Wala namang, ang spirit, wala namang reflection eh. Pero, ang ibig sabihin, let us make mankind in our image. So, ano ba yung image ng Diyos? So, ang image ng Diyos kasi is spirit. That's why sabi natin dito, let us make mankind in our image. Kinrate niya yung spirit. And also, yung likeness. Ito na yung moral. Yung ito, moral likeness. So, ibig sabihin, what they created here, they created the... sabay na ginawa ang spirit tsaka likeness yan. Yes. By spirit and soul. Ganon. No. Yung soul kasi yun yung kamalayan eh. Kasi wala pa yung kamalayan. Opo. Di ba ito pong likeness yung so that they may rule over us. Doon po yung soul. So that they may rule over us? And then they may rule over the fish of the sea, etc. Di ba yun po yung soul? Hindi. Kamalayan. Hindi. Tignan mo ah. Sabi niya, so that they may rule over. So ito yung mandate. Kasi let us make mankind in our image. Kaya nga sabi, they make you like gods. Small g. They make you like gods. So yun yung mandate. So that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky. Ito yung mandate ng tao. Kaya yung ito, what is the job of mankind? Nilagay ko rin dito. To rule over the fish. So ibig sabihin, base dun sa pagkakaintindi ko sa sinasabi mo kaya Jeff, ang understanding mo is that yung soul, binigyan sila ng soul para ma-rule over nila para makapag-rule over sila. Ano po, kin-create yung soul, however wala pang physical na katawan, spirit yung katawan. Yun yung binigyan ng spirit dun sa 2-7. Kaya yung soul, naging isang buhay na katawan. Yung soul kasi, ayun po. Yung soul kasi, yun yung kamalayan ng tao. So, ibig sabihin apo. Na buhay na yung tao. So, kamalayan niya yun. That's why, for example, sa Paul of Man, sa Genesis chapter 3. Yung soul is, I can say, something na walang hold ang Lord. Kasi nando doon nga, as you say, na meron silang kakayanan mag-decide. Ano? So yun yung kamalayan niya. So, ibig sabihin, dito, when God created, let us make mankind in our image and in our likeness. Kasi ang
kung ganun, ang tanong is, ibig sabihin ang Diyos ba ay mayroong kaluluwa? So, I think that's and one. Nung kinreate ng Diyos yung mga hayop, di ba may spirit yung mga hayop na yun? Pero hindi niya likeness yun. Ngayon, itong kinreate niya yung tao na binigyan niya ng definition na likeness. Ano pinagkaiba ng tao sa hayop kung parehas lang na spirit itong nilikha dito? Magkaiba. Actually, nilagay ko dito yung sa may ibaba. No. Hindi ba po ba ang nagiging separator nila? Hindi po ba yung soul na kakayahan mag-isip ng complex? Hindi. So, para mas malinawan tayo ng konti, basahin natin dito sa nilagay ko rin dito yun. Iyano na lang natin, advance natin. So, kasi dito sa Genesis chapter 5 verse 1 to 2, makita natin dito, sabi dito, this is the book, the written record, the history of generation of the descendants of Adam. When God created man, He made him in the likeness of God. Not physical, but a spiritual personality and moral likeness. He created them male and female and blessed them and named them mankind at the time they were created. Now, sabi natin, sa Genesis 1, kinreate yung human spirit. Sabi sa Proverbs 20 verse 27, the human spirit is the lamp of the Lord that sheds light in one's inmost being. So, itong isang aspeto ng Proverbs 20, chapter 20 verse 27, ibig sabihin, kaya kung babasahin mo yung, I think kinote ko rin dito, ay, hindi ko pala kinote, yung 1 Corinthians chapter 10, nakikita niyo yung Bible ko? Copyin ko na lang. Ha? Hindi po kita yung Bible. Tagit lang po. Ito. I-paste ko na lang. Yan. So sabi dyan sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Who knows a person's thoughts except their own spirit within them? No? So yung thought kasi, yun yung kamalayan, di ba? Yun yung soul. So, for who knows the person's thought except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. So, ibig sabihin, ngayon, in that sense, kung titignan mo to, sa Proverbs 20 verse 27, sabi, the human spirit is the lamp of the Lord that sheds light in one's inmost being. So, ibig sabihin, through that human spirit, that God put in us, yun yung nagiging lamp ng Lord para nakikita ng Lord kung anong klase yung nagiging pamumuhay natin through our human spirit. No, so yun yung kaibahan. Kasi yung mga kinreate ng Lord na mga living things, although they are created beings and they are living beings, so therefore they must have spirit. Pero ang kaibahan nun, hindi sila binigyan ng mandato ng Diyos. No? Wala silang ganitong mandate na to rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock dito sa earth. Apo. Ibig po bang sabihin nito na ang spirit ng tao at spirit ng hayop ay magkaiba? Kung magkaiba po sila, ano yung nagbibigay ng kaibahan sa kanila? I mean, kung sasabihin kasi natin na ang nagbibigay ng kaibahan sa spirit ng tao at spirit ng hayop na aso, lagi naisip ko yun. Kasi kung sabihin natin na magkaiba yung spirit ng tao at spirit ng hayop,
At naiisip ko, ano ba yung natatanong ko, parang ano yung pinagkaiba nila? Kasi kung sabihin natin na yung pagkakaiba nila ay complexity, ang naalala kong definition nun natin dati, yung soul yon, yung may ability na mag-discern ng tama at mali na decision. Ngayon, kung hindi naman yun yung pinagkaiba ng spirit ng tao at saka ng hayop, kasi dito kinrelate tayo para mag-rule over the fish of the sea. Ano yung pinagkaiba ng spirit ng tao at saka hayop? Una, malaking pinagkaiba nun. Although walang direkta sinabi sa Biblia. Pero from here, sa Genesis 1 verse 26, ang spirit ng tao is created according to God's image. Hindi, kasi tinitignan natin yung spirit as a spirit that gives life. Okay? So, I agree na yung mga hayop meron silang spirit because they have life in them. Pero, hindi ko pwedeng sabihin na yung spirito ng hayop ay pareho sa espiritu ng tao. Kasi yung espiritu ng tao is created in the image of God. Yung espiritu ng hayop is there only so that they may have life. However, yung espiritu ng tao is there, no, so that not only so that we may have life, but also to worship God. And as we know, through faith, di ba, we have become children of God, no? So, yun yung kaibahan niya. Hindi natin na, hindi ko sinasabi na ang spirit ng tao ay binigay lang para magkaroon na, kumbaga, yung pinorm naman is ma-animate or ang tawag doon? Makagalaw or magkaroon ng buhay. Kundi, yung spirit ng tao is to give glory to God. Kaya nga, yung spirit ng tao is created in the image of God. Nakuha mo yung sagot ko, Kuya Jeff, or apo may katanungan ka pa dun? Wala naman po. Pero may dagdag na ako tungkol sa kanina nabanggit ni Bro Manuel. Yung sa Big Bang Theory. Naalala ko kasi ang belief nating Christians, di ba, na ang science at Bible hindi siya nagko-contradict. Pero yung science, kino-confirm na lang kung ano yung nasa Bible. Kasi hindi natin pwede naman gamitin yung theory. To take it as a fact. To confirm the Bible. Kasi theory siya. Ang definition ng theory, may portion siya na tama. Then may portion siya na at some point nagiging fallible na siya. Ayun. May tamang yung Big Bang, pwede siya na maging part ng creation in a sense na yun yung inano ni God na naging way niya, yung process niya. Na tulad nga ng sabi ni Bro Manuel na let there be light, na possible yun yung Big Bang. Yun nga lang, hindi kasi siya fact na pwede natin na i-take na stand ng church. We can speculate na gano'n. Pero yung to take it as a, kumbaga yung set in stone na stand ng church na, sige, ang Big Bang ay naging part ng ano ng creation ni God. Medyo, ano pa, kumbaga delikado. Pero walang masama na isipin natin na possible yon. Total, wala namang further study pa ng science na ano eh, na kung paano yung naging proseso ng paggawa ni God talaga. Eh ba, tsaka yung sa 7 days. Ang
naalala ko kasi yung bilang 8 is tinatanong ko dati, paano naging possible na gawin yung mundo ng 7 days? Kailan nag-exist yung dinosaurs? Yung ganun? Kailan nag-exist yung ano? Dinosaurs. Yung mga ganun po. Pero next week na lang po. Ang tingin mo, bro? Yun lang yung sa akin po. Kasi baka, ang worry ko lang, baka may nakikinig sa atin na parang i-take yun as a, ano na, kumbaga carved in stone na standard church. Ano po, ano yun, parang personal pa lang yun. Mm. Pero kailangan pa mas pag-aralan natin. Sa akin naman kasi, bro. No. Nakamute ka po, Kuya Manuel. Ayun, yun po. Yung sa akin naman po, nasabi ko naman kanina na personal opinion ko yun na naniwala ko at some point that hindi naman yun yung hindi naman yung basis ng stand ng church. Ano lang po, parang at some point naniniwala ako doon, sabi ko. So, tama ka naman na pero maganda yung maganda yung thinking mo rin eh. Pero yung tanong mo na baka tanong mo na yung kailan nag-exist yung dinosaur. Yun. Next week na yun, late na eh. ang naalala ko kasi watcher pa ng BB. Nauna si Enrile dun eh. Kaya pwede natin tanong dun. Hindi, joke lang. Joke lang. Pwede. Ayun po. So, okay naman yun. Walang problema dun kasi nga, yung sabi nga sa inyo, that is by faith, no? So, that's okay. Pero, yung dito sa tanong mo, Kuya Jeff, na na-satisfy ka ba dun sa sagot? Kasi gusto ko lang ano, gusto ko lang apo maging malinaw. I'm not trying to say na kumbaga I'm above and over anyone. But kaya nga tayo nag-aaral, no, kasi gusto natin na mas maintindihan natin. So that's why I'm okay with dun sa sinasabi mo. And then pag-usapan natin. So we'll see. Base kasi nandiyan naman yung salita ng Diyos, no? It's laid before us. Mm. So kaya kaya maganda, in-encourage ko nga na magtanong tayo. Opo. So pero na saka ano rin kasi to, PA, parang hindi lang siya doctrinal, ano na to, apologetics din eh. Kasi sa panahon ngayon, mga unbeliever magaling na rin sa Bible eh. So hindi nagtatanong sila ng mga pilosopo. So maganda rin yung parang may sagot tayo ganun. Mm. Kaya ako rin siya tinatanong para at least magtanong sa akin pag nakausap kayo eh parehas lang sagot natin. Mm. Tama naman yun. Tama naman yun. So kaya anuhan natin kaya nga ganito yung ginagawa natin, nag-aaral tayo. So doon ba sa kasi 'di ba sabi mo dito si Genesis 1:26 dito yung soul, no? And ngayon ang sinasabi ko kapag ka ganun ang maging understanding na natin na dito na kinreate yung soul is kasi dito hindi ko kasi nilagay yung ibang translation kasi sabi dito and the man became a living soul. So kumbaga magkakaroon ng parang contradiction doon. Kapag yung sinasabi natin na dito pa lang nagkaroon na ng kamalayan at dung nailagay dito sa man na pinorm magkakaroon uli ng kamalayan. Nakuha mo yung ibig kong sabihin? Apo. Tsaka may verse naman eh. Kumbaga hindi naman madi-dispute yung verse. Nandiyan po yung verse eh. Siguro it's a matter of time na totally maano ko siya. Ma-absorb ko na kaya kong explain sa 5 years old. Parang ganun. Yes. But I'm trying to say... Sige, parang na-digest ko.
pero hindi pa ganun digested. Pero yeah, nandiyan naman yung verse. What I'm trying to say, Kuya Jeff, is I'm not saying na mali yung sinasabi mo. What I'm trying to say is yung I also agree na yung for them to rule over, kinakailangan nila yung yun nga yung moral likeness ng Lord. At na sinasabi mo na yun yung soul. But what I'm only trying to say is yung soul is hindi pa siya na-create dito sa Genesis 1:26-27. Why? Because hindi pa nagkaroon ng kamalayan, dahil yung kamalayan kasi not mapuproduce yun nung pag-merge nung 2-7 na. Nung tawag dito. Nung man na pinorm saka nung breath of life, nung spirit. Kaya siya yung living soul. That's what I'm only trying to say. Pero maaring kasi dahil same timeline lang nga yan. So kasi nasa different chapter kasi. So maaring it's all there at the same time. So that's what only I'm trying to say. Malino po yun. Opo. Sige po. Salamat. PJ, nagtataas ka ng kamay? Oh, for next week assignment, kung po pwede. Ano yan? Kasi may nagsasabi, di ba, ang topic natin, man was created by God. So, well, kay Adam, wala akong problema. May nagsasabi kasi na Eve, or the woman, I should say, hindi pa siya Eve noon eh, that the woman was not created, she is made. Iba daw ang creation, ano ba? Iba ang proseso ng pag-create kay Eve, sa woman as compared kay Adam. Tapos follow-up question doon, was the creation of the woman, if she was indeed created, or was the yung paggawa sa kanya, yung pag-made sa kanya? Kasi iba daw yung created sa made it. Created is it's to make something out of nothing. To make is meron kang, kumbaga, meron kang raw material, tapos meron kang end product. Na-gets mo, PA? Okay. So, since si woman is from the rib of man, so hindi siya created. Made daw siya. Okay, yun. Tapos, follow-up question to that, same timeline ba ang pagkagawa o pagkalikha kay Adan at sa babae? Ayun, kasi di ba? Mababasa natin sa chapter 2, ang sabi doon ng Diyos, nung nakita niya si Adam, sabi niya, it's not good for man to be alone. Kaya gumawa siya ng helpmeet. So, same timeline ba si na nilikha si woman doon sa paglikha kay Adan? Ayun. Katulad ng sabi ni Kuya Jeff, it's a topic na para siya sa apologetics issue. Ayun po. Sige. Just to make it clear. Although I have already a stand on it, pero para lang just for the sake of discussion and to make it clear, and para just in case pag may magtanong, lalo na yung mga may sugainis, mga ano sa babae, nang tingin nila sa mga babae mababang nilikha. Sa ayun kasi sa kanila, hindi daw nilikha ng Diyos ang babae. Ayun po. So, PJ, actually, mga kasunod yung mga ano dyan eh. Pero, kasi nga wala ng time. So, para hindi tayo masyado mag-overtime, dyan na muna tayo mag-stop. And then, follow na lang yung next week. Pati yung mga questions nyo pa. No? And, saka, PJ, if you do you can do the honors to pray. Sige, habang nandun pa sa salas ulit si PP. Okay po. Lahat po tayo manalangin. Ay, FYI po pala, PA. Si Kuya Ronald po nag-log off na kasi maaga daw siya bukas alas 4. So, ayun po. Natulog na po siya. PB, quiet. Baga na pray. Sige, manalangin po tayo lahat mga kapatid. Aming Diyos amang nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa gabay patnubay ng banal na Espiritu, O God, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito, O God. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na ang iyong salita, Panginoon, it's infallible, O Lord. Wala pong bahid ng kasinungalingan, wala pong bahid ng kasamaan, Panginoon, ang iyong salita. But in fact, Lord, they give us life. They give us wisdom, O Lord.
At naniniwala po kami, Panginoon, na hindi po mapagkakasya, Panginoon, sa aming pong finite minds, Panginoon, ang iyong pong manifold wisdom, O God. Salamat, Lord, dahil though you are a God na with a wisdom that we cannot really contain, Panginoon. Salamat, Lord, because you are searchable, O God. Salamat, Lord, dahil binibigyan niyo po kami ng this privilege, O Lord, to learn your words and hence, Lord, to know more about you and to know more about us and the eternal security that we have in our Lord Jesus Christ. Lord, lahat po ng iyo pong mga salita, Panginoon, amin pong itinatanim, Panginoon, itinatangi sa aming mga puso, Panginoon, katulad ni David, O God, Lord, we love your words, we love your statutes, we love your commandments, O God. At nawa't, Panginoon, araw-araw na magamit namin, Panginoon, may apply namin, Lord, ang iyong mga salita, Panginoon. At let the hope of our Lord Jesus Christ be always in our hearts, O God, upang kapag may nagtanong sa amin, as we revere Him as our Lord, pag may nagtanong sa amin, where does our hope come from? May paliwanag po namin with all the love that comes from you, Panginoon, kung sino ang aming Diyos at ang aming pinupuri at ang aming tagapagligtas. Salamat, Lord, sa aming pong pagtulog, Panginoon. Dinadalangin po namin, O God, ang inyo pong pagbabantay sa amin, Panginoon. Lord, may the ministering angels, Panginoon, na nagmumula sa inyo, aming Panginoong Jesus, ang magbantay at magingat sa aming lahat, Panginoon. Kami po inyong pong mga anak, O God. At naniniwala po kami, Panginoon, nakahanda na po, Panginoon, ang kinabukas, ang bukas, Panginoon, na nandun po yung pagpapala at paggabay niyo sa aming lahat, O God. At kung hindi pa man po darating ang aming Panginoong Jesus, sa gabing ito habang po kami natutulog, O God, Lord, pagpalain niyo po kami, Panginoon. Sabi niyo po sa inyo pong salita, you have already blessed us in the spiritual realm, Panginoon. Kaya naman, Lord, we're praying, O God, let there be a manifestation, magkaroon ng tangible benefits sa amin habang kami pa'y nabubuhay sa mundong ibabaw, Panginoon, ang iyo pong pagpapala. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan aming Panginoong Hesus, sa gabay patnubay ng banal na Espiritu. Amen. 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 The Lord. Okay. Oh, mag-watch na kayo. Pwede na. Night po. Good night, Manalo. God bless po. Good night. God bless. Good night.